Mas marami rin ang mga kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino sa 16th Congress. Kaya mas mabibigyang prioridad umano ang mga panukalang isinusulong ng administrasyon. Saksi si PR Canghel. Kalahati na po ng kanyang termino ang lumipas at ngayon ika-apat na State of the Nation address na ni Pangulong Noynoy Aquino. At kumpara noong nakaraang kongreso, mas maraming kaalyado ang Pangulo ngayon matapos ang nakalipas na eleksyon. Sa mga bagong luknok na senador, siyam ang tumakbo sa ilalim ng Team Pinoy, habang tatlo naman ang galing United Nationalist Alliance. Makakasama po nila ang nalalabing incumbent senators na galing po sa iba't ibang partido. Sa Kamara naman, halos kalahati sa mga ito galing sa Liberal Party na partido ng Pangulo. Sumunod na pinakamarami ang galing sa Nationalist People's Coalition na sinundan ng Lakas CMD at National Unity Party. 19 sa mga kongresista galing po sa Nationalista Party na sinundan ng ilang independent na kandidato. 4 ang galing sa PDP Laban, habang bukod-tangi po ang Puwersa ng Masang Pilipino. Sa Kamara pa rin, mas marami ang bilang ng lalaki sa babae. 73% yung mga congressman, habang 27% lang ang mga congresswoman. At sa kanila po, mahigit 80% ay miyembro ng political family. Kung bilang lang ng kaalyado ang pagbabasihan, tila hindi magkakaproblema na maipasa ang mga priority bills na gustong ipatupad ni Pinoy. Tulad po ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, ang National Defense and Security Act, ang Whistleblowers Act at ang kontrobersyal na Freedom of Information Bill na halos 20 dekada nang ipinaglalabang maipasa sa Kongreso. Patunay lamang na may mga nagawa man, marami pa rin dapat gawin. Ako si PR Canghel, ang inyong saksi.